Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Sabihin yung ibigyan sa kanila uubra mga... Hi guys, this is DJ K21 of course, and shout out po sa lahat ng mga ka-TVJ legit na forgets natin dyan. Please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell. Pakiclick na rin po yung mga ating TVJ defenders dyan. Ayan mga nagbabagang balita ngayon ang bulletin ng bukas ang broadcast. This is DJ K na may K, okay, and okay din kayo. Shout out sa lahat. Ayan. By the way guys, as usual, nagiging controversial po si Tito Joey De Leon. Ang ating Pinoy Henyo Master. Abay, mga haters ah, naghihigante. Oh, baka na naman maging issue na naman yan. Dahil lang sa lubit-lubit niya. Oh, ito ah, take note ah. Guys, pakiusap ko lang sa mga pol-pol rin dyan ah. Hindi po kayo magdidesisyon, MTRCB. Dito nyo makikita ang TBJ guys na kahit nagkakamali sila, tinatanggap nila. Hindi katulad ng ibang istasyon, nga, ang daming pasakalye. Diba? Nag-real talk lang tayo dito. Boom! So, ito na nga guys. Ayan, shout out again sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Maraming salamat sa suporta. So, panoorin na lang. Ayan, shout out kay Ders. Shout out sa'yo ah. Ay, there's TV guys ba? Huwag niyo pong i-forget na i-subscribe din niya mga yan. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa naging statement ng MTRCB. So sinabi po ni Joe Bedelio na lubid sa GB5 na kung saan ay binigyan ng masamang meaning ng mga haters. Ayan, really, mga bagay na sinasabit sa leeg ay lubid. Really, Joey De Leon? Guys, given naman na. Lubid, ginagamit kahit saan. Bakit ang lubid hindi ba ginagamit sa leeg? Minsan ginagamit, eto ah, it's not promoting suicide, but guys, ginagamit minsan to ng tao. Ano ba, real talk lang tayo dito, no? Minsan ang kabobohan, wag natin pairalin. This is just a game. It's not intentionally. It's unintentional. Okay? So, this is just a game na dito sinusubukan ng tao. Pero ang problema kasi itong mga haters na to, na mga hindi makamove on sa TBJ, ayan, oh, pati lubid, inisyo nyo. Ganyan po kabobo ang tao. So, alam nyo sa mga haters, no? Sa mga bashers dyan. Huwag na lang kayo manood. Halatang wala kayo neto kasi ang liliit nyo mag-isip. Biruin nyo, pati lubid gagawin yung issue. My God, kababaw nyo. Oh, wala rin kayo pakialam kung ang MTRCB ko anong desisyon nila. Milyon-milyon na po ang views ng naturang video na pinakakalat ngayon sa Twitter. Marami na din po ang nag-share nito sa iba't ibang social media platform. Kaya naman, ganito yung kinalabasan. Yung views nila ay milyon-milyon na po. So pinulot na din itong video na to ng ibang mga news site at nilathala sa kanilang pahayagan. Yan po yung mga anti-TBJ na gustong-gustong babagsakin ang EAT. Kaya naman, trending ito ngayon at nakarating na din po sa MTRCB. Dahil sa sobrang... Ito guys. This is the tactics of these people na gusto nilang sirain ang TBJ. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Kung may maliman makitang MTRCB dito, guys, MTRCB will be the one who will judge these people. Pero ito, guys, ha, it's just a game. Ewan ko na lang ba bakit masyadong tinitrend or ginagawang big deal. So, in short, yung mga kalaban nga. Masyado kayong inggit. I'm not bullying, but I'm just telling you, guys. Bakit totoo naman na ginagamit sa... Anong ba? It is one of the use of some people, but this is the reality of life. Real talk lang, no? Pero marami pinagagamitan ng lubid. Ginagamit siya pang igib. Ginagamit siya sa tag of war. Ginagamit siya kahit saan, halos sa within a mabibigat na trabaho. Ano ba? Sa barko, ginagamit din. Sa bangka, ginagamit din. Sa paghili ng isang bagay or pagbaksak ng isang bagay na pwedeng ano, sa mga ano, construction company, they are using lubid. Alam nyo, napapansin ko lang yung mga bashers, minsan wala na kayo sa lugar, yung mga haters, wala na kayo sa lugar.
sobrang ingay ng social media. Gawa po ng lubid na yan na siyang sinabi po nitong si Henyo Master sa Gibi 5. Kaya naman ang MTRCB nagbigay na po agad ng pahayag ukol dito sa usapan na kumakalat dito po sa social media na ganap dyan po sa EAT. So ayon po sa naging pahayag ng MTRCB na siyang nilabas ngayong araw. Ayan na, MTRCB na naglabas guys. O ayan o. O, MTRCB na naglabas. O, Kayaan nyo, MTRCB gumawa ng trabaho. Baka mamaya naman, kondinahin nyo na naman ang MTRCB, ha? Ang MTRCB, patas yan magtrabaho, guys. Walang kapatid, walang ama-ama, walang kamag-anak. Pag mali, okay, done. Baka mamaya, tirahin nyo na naman si Lala Soto. Baka naman, tumigil na kayo kasi nabobobohan na kami talaga masyado sa inyo. MTRCB to review complaints on EAT, taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Gibi 5. Segment aired last 23 September 2023, the Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB shall determine if the same are valid. And yes, totoo yan. Ito yung sinasabi ko sa mga madlang polpol, no? That's why MTRCB has rules and regulation. Kung saan ka nagkamali, dun nila ibibase. Ganon din kay Lila Vice. Ganon din sa tape. Ganon din sa EAT. Pantay-pantay yan, guys, when it comes to decision making. Walang bias dyan. So, let's wait for the result. Diba? Presumably violative. Yo, nagkaroon pa ng ads. Karoon pa ng ads, guys. Easy na. Nagkaroon ng ads. Boom! wait lang natin, guys. Ah. Pasensya na. Presidential Decree Number 1986 and or its implementing rules and regulations. So ayon dyan, pinag-aaralan pa daw po ng MTRCB kung may nalabag ba talaga ang GB5 sa Presidential Decree Number 1986. So sinabi po ni Joey Galion tungkol sa lubid na yan. At dahil nagbaba na po ng pahayag ng MTRCB dito, ang mga haters ng TBJ nagdidiwang na sana daw bigyan ng violation ang Mabigyan man siya ng violation o wala, guys. Hindi nyo makikita ang TBJ kung gaano sila kagalang sa batas. Iyan ang comment ko. Hindi ka tulad ng iba dyan na ang daming kudapa, daming pasaring, parinig, o diba? So good luck na lang, diba? AT, para daw maging patas katulad ng It Showtime. Sa totoo lang, kung violation lang po ang pag-uusapan, It Showtime po ang mas maraming violation. Ayan, totoo yan, guys. It Showtime, ang dami, oh. O, ikumpara mo naman sa AT kahit pa paano, diba? Kung may nagagawa man silang mali, they know how to say sorry, they do public apology. Right away. And mas marami po ang paglabag na ginawa po nila kumpara dito sa TBJ. Napakasimple lang po ng sinabi ni Joey De Leon na lubid. Ang lubid, ginagamit na naman talaga yan sa liig ng mga hayop katulad ng kalabaw, baka, kabayo. Kaya umaasa akong ang MTRCB, wala po makikitang paglabag sa eksenang ito sa GB5 na sinabi po ni Joey De Leon na siyang pinapatrend ng mga kalaban para hanapan po ng butas. Ang EA... Oh, masyado excited itong mga kalaban. Yan lahat ang bobo rin. Di nag-iisip bakit ang kalabaw hindi mo nilagyan ng tali sa liig. Mga baka, mga kambing, wow! Mga hayop in short. Sorry na lang sa tamaan. AT show ng TBJ dyan sa TV5. So akala po nila, magtatagumpay sila sa ganito. Dyan sila nagkakamali dahil sa huli, mananaig pa din po ang kabutihan at syempre, yung tama. Samantala po... Ayan na. So, ayan guys, supportahan natin guys ang TBJ sa tama't mali. Guys, ito, pag mali sila, we don't tolerate naman po. They do public apology kung alam nilang maling-mali sila or mali. Mapamali ito, malaki mang bagay yan, guys. Ito ang kagandaan lang sa TBJ, no? They know how to public apology right away. Di po sila na matasang ihi. Then, whatever MTRCB is judged to them, they will accept it. Simple as that, di ba? Anyways, guys, maraming salamat po sa mga nanonood. And please don't forget to like and subscribe to my channel and click the notification bell. Ito po si DJ K na my K, okay, and always be yourself, be authentic, be original, and lots of love to everyone, and see you on my next hours and videos. Bye! Please, by the way, please don't forget to share to your family, friends, and loved ones. Bye!